So mga kapatid, kasama natin ang ating buong team. Si Brother Emil, kasama natin. Hi mga magandang gabi sa lahat. At si Brother Eugene. Magandang po sa inyong lahat. Nandito tayo sa Toledo City mga kapatid. At sana ang panahon natin ay okay lang. At salamat po tayo na okay lang yung panahon natin ngayon kahit may parang low pressure kanina. Pero sa awa ng Diyos, may bagyo, no? May bagyo talaga na nakapasok. Signal number 3 daw. Signal number 3 ang Northern Cebu pag ngayon sa Toledo. Para Northern Luzon. Northern Luzon. Pero dito sa Toledo, okay lang po. At kasama natin si Brother Emil at meron siyang magandang ibahagi sa inyong lahat. Sa nasa loob tayo ng ano, ang dami ng mga tao sa loob ng dome, sa Mega Dome. Mahigit na sa 1,000 at marami pang dumarating na mga dadalo ngayong gabing ito. At magandang tatalakayin natin yung story ni Brother Emil. So, Brother Emil? Yes po, Father. Share mo yung story mo na nakatanggap siya ng gift of healing. Yes. Gift of speaking in tongue. Dahil aktibo siya sa mga religious organization sa ating simbahan. So, ipa-video natin si Brother Emil, ha? Sa magandang sharing niya sa karanasan niya. Na akala niya it is a gift from God, but it is not from God, mga kapatid. So, Brother Emil, yes, Father. Mga ang karanasan ko in my past life, grabe talaga yung oppression ko, grabe po ang obsession ko. Kasi mayroon akong mga naatinan ng mga grupo at mag-speaking in tongues po kami, mag-healing po kami. Akala ko talaga gift yon sa Panginoon. Kasi kapag mag-lay hands kami, matutumba po sila. And then, talagang ma-heal talaga sila. And then, mag-speaking in tongues, akala ko nga, grabe yung speaking in tongues ko, shilalala talaga. And then, yung may workshop pa? Yes, may workshop. How to do speaking in tongues, how to pray in tongues. So, yun, and then, naranasan ko, gifted po ako yan, dyan, naranasan ko, Father, na... Kailan mo na-discover na may gift ka sa healing, gift of tongue? Kailan mo yan na-discover? Sa 2012 pa po, Father. 2012 pa? Start 2011 and 2012. Starting that year, nag-obsession po ako, Father, na nag-oppression po ako. Grabe ang oppression ko. Ang tanong ko, after, paano mo nalaman na may gift of healing ka? Dahil yung mga kasamahan mo ay na-amaze sa kapangyarihan mo. Saan mo nakuha yon? Sa workshop po na may, Father. May workshop. Yes, Father. Or may seminar po ba yan? May seminar po, Father. So after sa seminar na yan, ay nag-workshop na po kami and then pinapractice ko na, Father. Ang gift of healing. Ang gift of healing at gift of tongues. Ilang taon ka noon? Mga 12 and then 12 or 13 years old. So kumbinsidong-kumbinsido ka na yung gift na yon after sa seminar, it is from God. Yes po, Father, kasi kapag mag-touch po ako, ma-heal talaga, Father, and then kanang mag-speaking in tongues, grabe, akala mo, grabe, mawala ka sa sarili mo. Yes, hindi ko makontrol ang aking sarili. Then, kanang starting... Ano sabi ng mga kasamahan mo? After the seminar? Practicing lang po, Father. I-practice mo, ipatuloy mo, kayo para ma-nourish po ang mga gifts. And then, sabi sa seminar, kaya nang, you just
ka ng steer the gifts of the Holy Spirit in your life para ma... So ano namang naramdaman mo na you received the gift of the Holy Spirit speaking in tongue and then sa in my past, Father, masaya po ako talaga, Father, nga naka-receive kay akala ko talaga gift ng Holy Spirit. Pero sa process, sa mga ilang mga buwan or mga taon, Father, parang wala na akong mararating sa buhay ko, parang depressive na ako, parang kanang wala na akong gana sa buhay. Sa buhay ko. Yung negative na ang pakiramdam ko emotionally, mentally. So starting on that, Father, hindi na ako makatulog, nag-oppression na po ako, nag-obsession na po ako, nag-depression na po ako. So akala ko talaga, Father, na gift sa Holy Spirit. Pero I realize when I go to the ministry of Jesus and the healing, deliverance, and exorcism, hindi talaga gift sa Panginoon, Father. Bakit nasabi mo yon? Kasi... So marami nang, bago mo yan sagutin, marami nang pinagaling sa pamagitan ng pre-offer mo. Yes po, Father. Anong mangyayari sa mga tao na nasa harap mo na mag-pre-offer ka? Matutumba, Father. Matutumba sila? Yes, Father. So, gamit lang yung kamay mo? Yes, Father. Yung mayroong magnetic sa kamay po natin. May, parang electricity? Yes po, Father. Na makakonect sa kanila? Yes po, Father. And then, ano pa? And then, lahat ng experience ko, Father, sa mga na-heal ko, Father, mayroon po siya ng mga ilang buwan ay nagbalik sila sa sakit, Father, ba? So, na-oppress din sila na patuloy po ang struggle na nila instead of going to the church. Pero hindi na, Father. So, and then, so na-discovery mo ito na seemingly gift from the Holy Spirit. Seemingly. Yes po, Father. Parang galing sa Diyos, pero hindi pala. So, during sa exorcism, mga kapatid, hindi siya makalapit sa atin nung makapunta na siya, maka-attend siya sa talk natin, ay may pumipigil sa kanyang paa na hindi makapalapit sa atin dahil yung gift na natanggap niya galing yun sa seminar na yun, and then akala niya na it is from God. Pero maraming nung seminar, Father, maraming seminar naka-attend. Yes, ka, yes, not 40 times but more 50 times, more than 50 times, more than, yes, Father. So very religious po ito at altar servers po siya sa very religious. Lahat ng mga religious organization ay sinasalihan niya. Nung ini-exercise natin siya, grabe talaga, mga kapatid. Mga high rank pa ng mga demonyo ang nakapasok sa kanyang katawan. So bakit natin pinashare si Brother Emil? Totoo talaga yung sinabi ni San Juan na test all the kind of the spirits that continue to attract us. Subukan natin. At huwag tayong magpa-deceive sa klase-klaseng espiritu. Yung mga espiritu na espiritu tonto ay master of deception. Nakapasok na sa ating simbahan. Nakapasok na sa mga religious. Contaminated na yung mga religious organization natin. Dahil sa official teachings ng simbahan, kung ating lubos na pag-aaralan, mga kapatid, yung grupo natin, yung organization natin will be protected by the spirit of God, not by the other spirits. So, sa pamagitan ng deliverance, mga kapatid, doon natin malalaman. So, nandito tayo sa Toledo City to empower the people of God to protect ourselves through the sacrament of the church and through
the hands of the priest, because only the priest can administer the sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and in the body of Christ, the source of healing. So, hindi po sapat ang sacrament of hindi sapat yung physical healing. We need sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and then the body of Christ. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid, na nakikinig natin ngayon. At si Brother Emil, puno hindi malinaw, hindi yung kanyang isipan ay puno ng negative. Just imagine kung totoong gift talaga ito, bakit negative yung kanyang isipan, negative ang kanyang puso. At nung ine-exercise natin siya, ang daming mga demonyo nakapasok sa kanyang katawan. So, from that moment, 2023 na liberate si Brother Emil sa kamay ng ating kaaway. At ngayon ay very dedicated na, hindi na mag-react during exorcism and deliverance sa pamagitan din ng devotion ng ating mahal na ina. So, hindi agad maniwala, mga kapatid, na totoo na gagaling yung iba. Pero, mag-ingat tayo sa sinabi ni Kristo sa Matthew chapter 7, verse 21. Hindi lahat na tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa aking karian. Kundi, yun lamang sumusunod sa aking kalooban. Maraming magsasabi na, Lord, napalayas namin ang demonyo, pinagaling namin ang may sakit. Pinagaling namin ang may sakit. At sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. So hindi enough yung physical healing, hindi enough yung casting out the unclean spirits, mga kapatid. Ang dapat natin ay let us go to the sacrament. Paano yan? Gagaling tayo. Pero wala namang kapatawaran ang ating mga kasalanan. So the sacrament of healing is connected to sacrament of confession. And in the Holy Eucharist, let us go to Mass every Sunday. Or kung meron kang karamdaman, wala ka ng ginagawa sa buhay, dagdagan mo yung pagsamba natin. Sa pamagitan niyan, we receive the pearl of great price, yung tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kita-kita ka tayo sa Inatilan bukas po. At meron tayong misa, alas 6, no? 6 p.m. yung misa natin. Tapos ng misa, dinner tayo. After dinner, mga series of talks galing sa ating mga kasamahan sa team, sa Ministry of Deliverance, mga kapatid. At salamat tayo sa mga kaparian dito sa Toledo, ating mahal na Cura Paroco Father Rican, at nakausap natin si Father Boots kanina. At hindi ko ma-recall yung mga pangalan natin, mga kasamang pari dito sa Toledo City. At nandito pa tayo sa Mega Dome. So, higit na sa 1,000 yung mga tao na dumadalo at gusto makikinig sa katotohanan sa ating pananampalataya, mga kapatid. At pasalamat tayo at nagsidatingan pa yung ibang mga tao dahil iba ay mas malayo pa ang pinanggalingan, mga kapatid. At pasalamat tayo sa may-ari sa Fastcat at sa mayor natin doon sa Tubigon. Nakasakay yung team natin. Kung wala yung intercession nila, hindi tayo makarating dito sa Toledo. At salamat, ang Diyos ay mayroon talagang gagawin na instrumento upang hindi mapigilan yung kanyang pagsiwalat sa kanyang katotohanan, mga kapatid. Tanunod natin si Belen Evangelina. May idadag ka pa daw? Yes po, Father. May idadag pa pala. During exorcism, mga kapatid, na realize ko po na
hindi talaga gift sa Panginoon ang natanggap sa akin, kundi cursed by Satan. Kay akala ko ganun ako, pride pa yung spiritual pride ko, Father, na yung kamay mo ay ilagay mo lang sa pre-over. I-pre-over mo lang sa tao nga may sakit. Gagaling agad. Matutumba. Oh, magagaling. Pero I realize when I go to solemn exorcism or office of healing and exorcism, walking possessed talaga ako, mga kapatid. So, mag-ingat po tayo, mga kapatid, para hindi po tayo malilito sa truly and sa ano ang teaching talaga sa ating simbahan. According to Lumen Gentium number 12, na extraordinary gifts is like, according to Saint Teresa of Avila, is a spiritual pride. So hindi talaga recognize ang extraordinary gifts sa simbahan. So merong extraordinary gifts. Yes, yes, pero dapat sa mga banal, pero hindi sa lahat. So ni-recognize pero hindi lahat. Yes po. Uh-huh. So ito lang po, Father. So, salamat, Brother Emil, no? So yun po yung karanasan niya. So hindi tayo agad maniwala, mga kapatid, dahil let us deepen our knowledge of our Catholic faith para hindi tayo malito at ma-deceive ng ating tunay na kaaway. Kasama natin si Brother Eugene, no? Ikaw na sunod, bro. Sino ang kasunod si sa'yo? Robert. Oh, hindi ba natapos na tayo? Ano ba yun? Natapos. So, next time? Seven. Kaya basig? Kunig time, bro? Okay, take time. Kalimut sa time. Kunig time, bro. Kuhaan? Eh, ganina naman to. 64 sa mga kukwens. 6, karo na to. Kunig time, bro. Kaya daghan na mag... Ang to. Ang dami ng mga tao na... Patubi pang maraming dumadating, mga kapatid. It's morning the night. So, patuloy pa na maraming dumadating dito sa Mega Dome sa Toledo City. So, mga 1.5 na siguro mga tao dito. Estimate ko, bro. Pumunta na 1.5? So, almost to 2,000. Almost 2,000 na po yung estimate ni Brother Eugene. Keep safe, Father. Mary Jane Neo. Mera Sabado. Sabandon. Di ko sure. No? Keep safe, Father. Ano may ninsip dari ang pinkanunay. Ami Iguak. God bless, Father. Mirna Narite. Good evening, Father. Darwin. Annalisa Quizon. Watching here in Lapu-Lapu, Father. Salamat ka. Ayo, Agnes Kahoy. Big of you, Father. Marvin Gulani. Good day, Padre. At si Haniel Colita. Para maayong gabi, watching from Mati, Davao. Maayong bro, thank you. Sa Annalisa Quizon, nanood sa atin. Zed Aiko. God bless po, Father. Keep safe po. Mary Jean Galgo. Keep safe, Father Darwin. Alvin Lisondra, amping mo always. And keep safe always, Father Darwin. Marie Eliza. So ngayon, mga kapatid, it's morning the night. At maraming salamat nagpadala ng stars. Si Brother... Wala. Sister Marilu. Marilu Gigi Imbudo. O si Sister Marilu. Pia, salamat po. At si Emily Albero Mayol. Good evening, Father Darwin and Bro Emil. So, sinishare lang yung tunay na karanasan ni Brother Emil, isang religious na tao. Lahat ng mga religious organization ay pinapasukan na niya para
dahan-dahan mabago yung kanyang buhay, pero yung gift pala niya na attest natin na hindi lahat ng gift na inakala natin gift from the Holy Spirit is from Him. So dapat natin i-examine. Huwag tayong maniwala agad. Dahil alam nyo, baka hindi natin na highlight ang importante sa mga sacrament. So bago tayo ma-receive na tunay natin na kaaway, deepen our faith, mga kapatid, and deepen our knowledge to especially the spiritual phenomena. At ang pinaka sa specialization ng exorcist po. Okay? So marami pa mga tao na nagsidatingan, no? Ito natin yung mga tao na nagsidatingan ngayon sa iba't ibang dako ng syudad sa Cebu, no? Ilan na yung nandun, no? Marami na, Father. Almost 1,000. Almost 1,000? Yes. Sobrang, no? Wala na may nakabot sa taas. Yes. Okay. 2,000. Si Marife Gitgano. Uy, gagaw na to. Hello, Father Darwin. Nasa mo ni? Watching here from Balinga, Sag, Misamis Oriental. God bless po. Thank you always for being humble, Father Darwin. Hilly Marie Estro. Si Marlene Corpen, Toledo. Watching from Biliran. Live man di ay ni Father. Di pa'y kayo ko kay... Ano wala? Di mong nabasa akong comment. At si Victoria Reganon na nanonood sa atin sa Lapu-Lapu City. At si Angela. Hindi Angela. Tanaw na to. Tata Charcos Nali. Good evening, Father. Watching from Japan. Oh. Si Eloy Tamandug from Las Peñas po. Ingat po. Mendoza Idin. Ask ko lang po sa kanya if wala. Pwede. Ask ko lang po sa kanya na wala. Still here in wala na naman. Si Farley Buling. Send sa atin ng 50 stars. At si Liti Diego, watching from Davao. At si Ambrosio Martinez, watching from Paranaque. Meg Silva, watching from UK. Anna Faith Wazon, Father, good evening. Anna Gaviola Darasin, watching from Kuwait. Great. At si Sarsi Murato Pando, watching from Tuburan, Cebu. Si Joy Castillo, more power to you, Father Darwin Pahulay. Saan eh? Huwa man. Si Darwin Kenyo. Good evening, Father. Wala ka-event din sa... wala, sad. Nag-comment. San Telmo. Maayong gabi, Dre. Keep safe sa inyong tanan. Watching from Russia. Uy, Russia. Kuya bro, Amping Padre, watching from Bacolod. Si Sandra, Ate Sandra Tan Ladion, salamat sa paghatid niyo sa atin dito sa Toledo City, mga Ikso. Ay, watching from Minglanilla, na nakarating na sila doon sa Minglanilla. Salamat, Ate. Gima Sombilon, good evening, Father, watching from Sambuanga del Sur. To Chero Canyas, watching from Japan. God bless po and keep safe. Cecil Stair. Hello, Father Darwin. Good evening. Amping Kalunay. God bless. Si Ayan Nathan Manigo Dayon. Farley Buling, Father. Good evening from Makati City. Nitz Goko. Good evening, Father. Watching from Hong Kong. Si Rodora. So, hindi ko mabasa lahat. Dahil ang daming nagko-comment. Ito. So, Nineth. Gona, watching from Lapu-Lapu. Marisa Molero, watching from Minglanilla, Cebu. At si Manuel, nagpadala natin ng stars, 50 stars. Si Joy Cañada, hello, Father, good evening, watching from Uling Naga. Duduulan na direk Uling Naga, may isuwa. At si Nico Nakis, more power to you, Father Darwin. Darwin from Cavite, ingat po kayo. At si Mary Cue, mag-ingat po kayo, Father.
Jerome Agbuan Barido. Hello from Tacloban, Leyte po. Hope to see you soon when I get there. Niti Destora. So, watching from Bantayan Island. Yung nag-sponsor sa ating dinner ay si mga Destora. Discura ba yun? Salamat po. Alejandro Cruz, hi Padre from Bulacan, Bulacan. Susan Borgia, good evening Father, amping always. Jules Chabs, nanood sa atin. Si Mary Ann Estaliori, nanood sa Cagayan de Oro. Si Miriam Antifesto, sa Keys Epo, watching. At si Imi Gipayo, watching from Tagbilaran, City Bohol. Mabisit ko ni mo Bohon sa Valencia, Father. Bohon, karong si Manaha, wala tay office. So the whole week wala tay office. First week mag-open na sa September. Pabs Alaba, pinaka-idol na kong apari. Shout out ko, Patre. Jacob Mito, Kuya Darwin. Mapalang gabi. At si Inaline Umitin, nagpadala ng 10 stars. Salamat po. Si Pritchie Carlos Lupez, mapalang gabi. Salamat, Jacob. At si Chili Moreno, good evening, Father. Daghan jud ang nagugma jud ni mo, Father. Camilo Patalinghog. Si Kristen Dalde, nanood sa atin. Si Buray, see you at Lapu-Lapu City. At si Migs, nagpadala ng 50 stars. Si Fee Aba, watching from Cagayan de Oro. Si Jean Rex, good evening Father, watching from Surigao City. Good evening Father, watching from Hong Kong. Watching from Surigao City. Lilith Sabandal, good evening Father, watching from Capital Site, Cebu City. Victoria Pamilyar, good evening Father down, watching from Cebu City. G.R. Abels, pa shout out Padre from Bukidnon. Rosa Maria Saligumba is watching. He'll sleep always, Father Darwin. God bless. Archie Tahan Langit. Hello, Father. Amping mo and God bless. Watching from Liluan, Cebu City. Cebu Province. Good evening, Father. Open ang office ninyo September 7. Kung Thursday na open. 7 until Saturday. First week sa... First Thursday to Sunday sa September. Watch. Ate Jojo Idesma, watching here from Barangay Hinubibo, Valencia. Si Dalisay Kento, Father, tanong ko lang po, yung mga walking possessed, nagsisimba ba? Nagsisimba, nag-receive din ng communion. Si Brother Emil, lagi niya, halos alaw-araw niya magsimba. Si Gem Miel, as ko lang anhini mo sa wala. Anhini mo sa Lapu-Lapu, ma-entertain ka mag-deliverance. So bro, hindi ko mag-deliverance. Hindi ako mag-deliverance during talk lang. Dahil maraming mag-react kapag mag-deliverance tayo. Merong mga walking process na nakikinig sa dun sa mago sa tubig niya eh. While nagtutok pa ako, sinisigawan ako sa isang taong walking process. At natapos yung prayer natin, umabot pa ng alas 3 ng madaling araw, dahil natapos ako mga launa na sa toko at ang daming mga tao busog na busog sa katotohanan, mga kapatid. Dit Carpio, good evening po Father Darwin. Good afternoon Father Darwin, amping mo diha, God bless from Cebu City. Slida Seth, Prince Jeff, good evening po Father Darwin and New Berdicano. Christopher Abilia Alpas, maayo unta, makatok ka diri sa Barili, Father. Maayo unta, nga muhangyo ka nilang Jerome o John and New Ber. So, ipindi na sa inyo ha, o sa inyong Paris Priest. Ikson. Si Robert Gunmia, good evening po, ma'am. Naabatay exorcism. Sabi ni? Wala. Mayong gabi, Father, watching from Bohol. When mag-open balik sa first week, first Thursday, Sunday po.
si Hello Father may gabi, si Rikes Bebs Estrella Lubina, ano, pinanood lagi kita sa Rome, from Rome. Father Darwin Asa, makabayan ng book sa St. Paul, sa St. Paul. Makabalik ng Jude ka next week pohon dito sa office ng Deliverance Valencia, Father. Kaya nagkatigom na ka, nako. Ano yung katigom na complete eh. So, Mark Bayang Moralde, General Masundas, Rosita Pintican, please give us some signs if a person is walking possessed. Malalaman lang yan using the sacramentals of the church na bless sa pare natin. Maging ano yan, maging magre-react yan at din sa prayer of the church. Diyan lang malalaman natin yung walking possession yung isang tao through the prayer of the church. Pats, believe, lapo-lapo ka mag-talk sa August 30. Oh, sa Berhen, sa Rigla. So on, Rony Yikik Gamayon. Dong Jobs, Viva Señor San Agustin, Happy Fiesta Cagayan de Oro. Postino Hilig, watching from Kagawasan, Daguhoy, Bohol. At Daryl Eusebio Tibulan, Hello, Father Darwin from CFT Las Piñas. Ang daming nagko-comment, mga kapatid. At yan lang sa muna, mga kapatid. Anong oras na? 7:48. 7:48 na. So, God bless po.